May ginto sa bato, ganyan ang tingin ng maraming taga Itogon Benguet sa yamang ibinigay sa kanila. Sa isang pamilya raw sa bayan, may isa o dalawang miyembro na pagmimina ang kinabubuhay. Gaya ng isang barangay sa Itogo na ilang metro lang ang layo sa nagka-landslide na barangay Ukab. Pero hindi lang mga lalaki ang sumusuong sa mga minahan para sa inaasam na ginto. Tulad na lang ni Lola Avelina at Lola Gatumay na tumutulong sa kanilang mga apo sa minahan. Pumapasok sila sa masikip at madilim na bahagi ng minahan para mangolekta ng tipak ng mga bato. Sila rin ang nagigiling dito para malaman kung may halo itong ginto. Taada igatang tikanon ah. Oh, apo. No ada kwarta apto to gauta, no ada ti pumakpakan. Tunga ulan no nasakit na ti sakak mapanak lagta. Apan makijuin, hanak nga makadawat iya anak ko ata ada pamilya damut. Tunga hanak nga dumawat ta, palmul damut lang garud, ag mulmula, ag usok-usok. Ngumnoon ti danunan da nangit ito da kanyak timon, di pamilya da amin. Mahina man ang pangangatawan, di niya alimtana dahil kailangan nilang kumayod para sa ginto. Ito nga ulay no, ang sakit ti bagit. Lumulak data, nga pa nagpuldiyan no, ang dagiling. Kasla di ay binuya yung ngayong nga data. Apan may makidyuin. Ngum no na bagas basit, ada 200 nga puldiyan mi. Nung nakapsot, 50, ti may isang aal daw, 20. Taon ti pagtrabahoan garo. No ada kuman na adal dito ay ni tag opisina da. Alam ni Lola Gatumay ang panganib na dala ng kanilang paghahanap ng ginto. Nangay kat pa at tulungan di apo at kakasi damot. Iso na kumati tumulong inya. Maawak sa apo ko. Katla kwang arod, adadi di ay panunot mga usapay kumakot, awan kumat mga mangyari kanya da. Isu nga masapul nga lumuol da santo. Ay ah, nasaya at gaya ang adatan, santo ko na. No, adati ikwami, ikalalag mi. Mangan kami matlang ikwami. Kasi, ngayon ngayon, ayo kumapkapsutakan, bumakbakutak. Nasakit ti bagbagik. Oh, napagod ako eh. Ayon kay Lola Avelina, malaki ang kalakalan ng ginto sa kanilang lugar. Maraming bayad ng ginto dito, sa yung anak ko. Doon pa sa kabila, meron. Sa, doon sa baba, sa Ukab, marami din. Depende kasi may highest bidder kasi eh. Inililipat nila nung pag yung isa kat, isang gramos, 1.5. Ang ilang ginto mula sa Itogon, dito ibinabagsak sa ilang gold traders sa Baguio City. Ang isang transaksyon nga, umabot sa 192,000 pesos para sa 128 grams na ginto. Ang bentahan dito ng ginto, suki-suki o kung minsan pwede magkamag-anak o magkakaibigan ang buyer at nagbebenta. Ang sistema, sa bawat isang small-scale miner, isang buyer lang ang kausap para iwas lokohan. Mayaman sa ginto ang Benguet, kaya naman maraming taga roon, ang ito na ang kinabubuhay. Bukod sa ginto, maraming mineral din daw ang makukuha rito. Sa datos ng MGB, 11% ng total metallic mineral production ng bansa ay nagmumula sa Benguet. Pangunahing namimina rito ang gold at copper. Noong nakaraang taon, 6 na kilong ginto na nagkakahalaga ng 5.8 million pesos ang kabuoang namina ng small-scale miners sa Benguet. Sa datos naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagkakahalaga ng 900 million pesos noong 2017 ang gintong mula sa small-scale miners sa buong bansa. Hindi pa rito kasama ang mga hindi nabubuwisan. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, naging malaking oportunidad para sa mga small-scale miners sa Itogon ang pagsasara ng isang malaking minahan doon. Ah, okay. Main for that. So nung nag-close ang company, naglagay sila ng mga barricade dito, pero itong mga dating mga minero sa lugar na yon, sa Antamok na to, wala na silang mapagkuhanan siguro ng kabuhayan nila. They, on their own, pumasok na nila, pinasok na nila. Okay. Hanggang sa nung nakita siguro ng mga kasama nila na meron pang nakukuha, dumami sila ng dumami. And then, nagtayo na sila ng mga shacks nila or shanties nila para hindi sila siguro mapalayo sa
working area nila. Gate ng MGB, may ginawa naman ng gobyerno para hindi mauwi sa trahedya ang illegal o small scale na pagmimina sa Itugot. Sabi po namin ngayon is that more often than not, there are no longer natural disasters because these are natural events, but mm-hmm. the negative impacts are always magnified by unwise human action. And this is a classic thing na alam na natin and we did not do anything apparently to move away from the danger. Salima Rafran, GMA News,